Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Arts 4, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Traditional na tela ng ilang bansa sa Asya. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang pagkakaiba ng mga tradisyong tela ng mga ilang bansa sa Asya tulad ng China, India, Japan, Indonesia at Pilipinas sa sinauna at makabagong panahon. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng mga tradisyong tela ng mga ilang bansa sa Asya. Ang bawat bansa sa Asya ay may kani-kaniyang disenyo pagdating sa tela. Makikita sa mga tradisyonal na tela ang pagkamalikhain ng ilang bansa sa Asya. Ang mga tela ay makukulay at may iba't ibang kahulugan ang disenyo ng mga ito. Pansiniin ang tradisyong tela at kasuotan ng mga sumusunod na bansa sa Asya. China o China. Isa sa uri ng tela sa bansang China ang tela ng sutla o seda. Ito ay mayaman sa ningning, ilaw at malambot at may mahusay na pagtitina na nagbibigay daan sa pagpapahayag ng isang malawak na hanay ng pagtitina at paghahabi ng kagandahan. Bagaman, hindi ito mas mababa sa iba pang mga likas na hibla sa mga tuntunin ng lakas at paglaban sa hadhad, mahina ito sa alkali at sikat ng araw, at medyo di gaanong pinapanatili ang init kaysa sa tela ng lana at cotton. Sumunod naman ay ang kasuotan at tela sa India. Sa bansang India naman, ang ginagamit na tela ay cotton at wool mula sa cashmere goat. Ang pangunahing pamamaraan ng pagdidisenyo nila ng tela ay ang pagtitina ng fiber at embroidery. Makukulay ang kanilang mga disenyo na bahagi ng kanilang tradisyon at kultura. Ang sumunod naman na tradisyonal na tela o kasuutan ay ang sa Japan. Ang kimono ay isang tradisyonal na kasuotan ng mga Hapon. Ito ay isang balot sa katawan at itinali sa harap na may parisukat na manggas at parihabang sukat sa buong katawan. Gawa ito sa dalisay na seda, kaya naman ito ay malambot, makintab at matibay. Kilala ang ibang distrito sa kanilang particular na paghahabi at proseso ng pagkukulay nito. Kalimitan ito ay may disenyong bulaklak na may kaaya-ayang kulay na lalong nagpapabuhay sa kulay ng kimono. Ang sumunod naman ay ang tela at kasuotan sa bansang Indonesia. Ang Indonesia ay may uri ng tela na tinatawag na batik. Ang salitang batik ay galing sa salitang ambatik, na ang ibig sabihin ay tela na may mga tuldok. Ito rin ay inilalarawan bilang isang proseso na tinatalian at tinatahian ang tela bago ang pagtina ng mga iba't ibang disenyo sa tela na nakakahawig sa proseso ng tie-dye. Ang batik at pagtitina tali o tie-dye ay isang kasiningang Indones ukol sa pagtitinang pangkit o wax resist dyeing na ikinakapit sa buong tela. Nagmula ito sa kasiningan sa Java, Indonesia. Nagagawa ang batik sa pagguhit ng mga tuldok at linya ng paghadlang gamit ang isang kagamitang pabuga na tinatawag na chanting o sa paglilimbag ng panghadlang gamit ang isang selyong tanso na tinatawag na cap. Pinipigilan ng ikinapit ang pagtitina at sa gayon ay pinapayagan ang artisano na piliin ang kukulayin sa pagbababad ng tela sa isang kulay, pagtatanggal ng pagkis gamit ang kumukulong tubig at pag-uulit nito kung ninanais ang maraming kulay.
Ang sumunod naman ay ang traditional na tela ng Pilipinas. Ang batik ay isang traditional na paraan ng pagkukulay ng tela. Traditional itong isinusuot ng mga pangkat etniko sa Mindanao, lalo na ang mga Muslim. Bunga ito ng pangyayari na isang kinikilalang mulaan ng sining ng disenyong batik sa Java, Indonesia. Ang pangalan ay mula di umano sa wikang Javanese na amba, o ibig sabihin ay sumulat, at titik, o ibig sabihin ay tuldok o tulis. Ang paglalarawan sa proseso ay nahahawig sa paglikha ng tatu na tinatawag namang fatek sa Cordillera. Mabilis ang bigkas natin sa batik, ngunit malumanay sa Javanese. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at tradisyon. Isa sa mga tradisyong ito ay ang paghahabi. Dahil ito ay parte ng ating kultura at tradisyon, dapat natin itong bigyan ng halaga at pag-aralan. Ang paghahabi ay isang uri ng sining. Ito'y ginagawang kabuhayan ng mga tao sa lalawigan ng Kalinga. Ito'y ang paggawa ng tela na ang pangunahing gamit ay iba't ibang klase ng sinulid. Sa modernong panahon, mabilis na lamang gumawa ng tela gamit ang malalaking mga makina galing sa malalaking pabrika. Ngunit ang paghahabi ay ginagawa gamit ang mga kamay lamang ng mga eksperensyadong tao. Ginagamit ang habihan sa pagsasama-sama ng mga sinulid upang makabuo ng magandang disenyo ng tela. Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas, ang paghahabi ay bahagi na ng kultura ng ating mga katutubo dahil nagsisilbing kasuotan ang kanilang mga nagagawa mula dito. Tandaan! Ang ilang bansa sa Asia tulad ng China, India, Indonesia at Japan ay nagkakapareho sa traditional na pamamaraan ng pagtitina ng tela. Ngunit sa mga disenyo, kulay at ayos o pattern, mapapansin mo din ang pagkakaiba-iba ng bawat bansa. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!